Noong taong 1521, 500 taon na nakararaan, ay dumating sa ating lupang minamahal ang bansang Pilipinas ang mga misyonero mula sa Espanya, at dito ipinunla ang binhi ng pananampalataya. Binhi na kung saan sa pamagitan nito ay nagkaugat, yumabong at naging mabunga, at magpasang hanggang ngayon patuloy pa rin nabubunga sa pamagitan ng pagsusumikap ng bawat isa sa atin na nakatanggap na dakilang biyaya ng pananampalataya. Sa araw na ito, atin naman pinagdiriwang 50 na anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. Masasabi natin, napakaikli kung ating ihambing sa 500 taong na nagdaan. Pero ang nangingibabaw sa ating pagdiriwang na ginaganap sa araw na ito ay yung misteryo ng pag-ibig ng Diyos, na kung saan sa paghahasik at pagpupundan nito at patuloy naman na yumayabong maraming pinagdaanan, unos ng buhay. Pero nananatili pa rin tayo matatag, mananatili pa rin tayo narito, nagdiriwang sa pagkilala ng totoong pinagmumulan ng ating ginaganap sa ating buhay ay ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na puno ng pag-ibig, na sa Kanya nagmumula ang biyaya at nagkaligtasan. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay napatunayan natin ngayong umaga sa okasyon na ito ng ating pagtatalaga ng silbahan at altar ng ating parokya. Kasi po, sa kabila po ng maraming pagsubok sa buhay, hayag na hayag ang mas maraming pagpapala ng Diyos. Marami man pong mga pagsubok, pero alam po natin mas maraming tagumpay ang Diyos sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, hindi po biro at hindi po naging madali para sa atin ang makamit po ang pagkakataon na ito na tayo po ay makapagpatalaga ng altar at ng simbahan po ng ating parokya. Malayo po ang ating pinanggalingan na sapagkat ang ating pong parokya ay nagdiriwang ng 50 anibersaryo ng kanyang pagkakatatag. At bilang pasasalamat po natin sa Panginoon, bilang alay po na bay sa atin sa loob ng 50 taon, atin pong ibinibigay, inihahandog sa Panginoon ang napaagandang tahanan po niya na ito. At salamat sa Panginoon sapagkat patuloy pa rin po yung kanyang paggabay. Pagmasdan natin itong gusaling ito na ating itatalaga sa Panginoon, simbolo ito ng sambayanan. Lahat kayo na narito sa loob ng simbahan at gayon din ang ating mga kapatid na nasa labas. At gayon din yung ating mga kapatid na sumusubaybay sa pamagitan nating online celebration. Ano man ating kinilalagyan sa mga sandaling ito, iisang diwa ang ating pinagsasaluhan. Diwa ng papuri, diwa ng pasasalamat. Dahil patuloy nating kinikilala na kung ano man ating pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay, narito tayo, nakakayanan natin magpahayag ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Dahil tayo na rin mismang siyang saksi sa kanyang mapagligtas na pag-ibig. Para sa mga architect o mga inhinyero, sila makapagbigay sa ating paliwanag ng gusali, ang pinakamagandang gusali una sa lahat ay yung maganda ang foundation. Marami ka magagawa. You can renovate, but the foundation remains. And precisely, it's a very beautiful symbol for all of us na itong ating itinatalagang bahay dalanginan ay na doon nakaugat sa isang matibay na pundasyon. Pundasyon na kung saan anumang unos ng buhay, pati lindol, anumang intensity na nananatiling nakatayo, matibay ang foundation. At ang simbahang ito ay hindi kahoy at semento, kundi bawat isa sa atin. Tayo ang bumubuo nitong simbahan na nangangahulugan buhay. Anumang uri ang ating hinaharap na pagsubok sa ating buhay, anumang hamon na nariyan, tayo'y nanatiling matatag, tayo'y nanatiling malakas, dahil alam natin tayo nakaugat sa pundasyon ng ating Panginoong Jesus. Mahigit na isang taon na tayo napasabak sa pandemyang ito. Marami na tayong totoo mga kamag-anak, kaibigan na yumaunan. Ang unang sumasabit sa ating isip, pagsumbat sa Diyos. Why do you have to allow this? Why, if you really love us? It's a very normal expression of a human person. But in the depths of our heart is always that longing
to really experience God as He is, the God who loves us unconditionally. So that what we are led to experience is He loves us and He has His plans for us. But whatever the plans of God is, doon tayo, panghawakan natin, namnamin natin, He loves us and He has other plans we really hope to understand. But the only way for us to be able to understand the plan of God, drown yourself in His love. Drown yourself in His mercy. Drown yourself in His love that is unconditional. Only then, when there is that total surrender to whatever He wishes to accomplish in our life today, it's His plan and that makes the difference. Look beyond the sign. Recognize that mystery that unfolds before our eyes. It's a mystery of God reaching out to us, calling our attention that we are valuable, we are precious, we are loved. And the Lord is having sent us to proclaim that good news of salvation. Nang sa gayon sa ating pagkilala sa Kanyang awat habag, ito rin man mismo ang siya magbunsod sa atin siya sa pagpapanibago, bagong pamamaraan sa pakikitungo sa buhay, bagong pananaw, bagong pakikitungo sa ating kapwa, na mulit-muli ating babalikan ang pinakadakilang katotohanan na lahat tayo nilikha ng Diyos, kawagis niya. Lahat tayo nilikha ng Diyos, pinagkaloban na kapangyarihan na magmahal tulad ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman ang grasyang ito ay patuloy nating ipinagdiriwang at pinagsasaluhan sa tuwing tayo pinagbubuklod ang Diyos sa banal na hapag, sa tuwing tayo pumapasok sa bahay dalhinan na doon magnilay sa Kanyang salita, salita sa ating pabubuklat ng Biblia, salita ng ating Panginoon na doon umalingaw-ngaw sa bawat karanasan natin, na walang ibang hinangad kundi maipabot itong salitang buhay. I care for you. I love you. You are precious in my eyes. Gamitin natin, minamahal kong kapatid, itong simpleng ceremonies na ito, and let's just ponder on every sign and allow ourselves to become part of the sign. Kung paano ang kandila magbigay ng liwanag dito, nawa tayo maging liwanag para sa isa't isa. Kung paano yung bulaklak ang bibigay kulay sa buhay natin, itong pandemya nito may buhay pa rin. May kulay ang ating buhay kung naroon yung ating pagkalinga, kung naroon yung ating panahon, yung ating pagpapahalaga sa ating kapwa, and a constant prayer for one another. Tulad ng ating nabanggit ko na itong pundasyon na ito, huwag natin kakalimutan. Ang pundasyon ng ating buhay ay si Kristo at tayo rin ay Kanyang tinagurian. Templo ng Diyos.